Alas 3 ng hapon, nagsisimula ng maghanda ang may-ari ng paresana si Diwata, Odeo Balbuena, sa tunay na buhay. Ito yung lutuan ko, ayan. Apat na malalaking kawali iyan. Mahaba na rin ang pila sa paresan. Ang iba galing pa sa ibang lugar. Ang ilang kapos ang kita sa trabaho, ito rin daw ang takbuhan. Bakit ganito kahaba pila? Ayan, siguro nga madam, yung iba, gusto din nila kasi affordable naman talaga yung tinda. Kung nagbabudget ka, nagtatrabaho ka na, sakto lang din yung kita mo. Sa 100 pesos, solve ka na talaga. August 2023, nang simula ni Diwata ang kanyang paresan. Dahil sa abot-kayang presyo ng kanyang paninda, mabilis siyang nag-viral. Lechon Paris Vegetarong Charong Bulaklak with soft drinks with only rice for only 100 pesos. Napakasarap. Simula nung na-vlog siya ng na-vlog, nakilala yung tindahan ko. Dumami na yung dumami yung customer ko. At sa loob lang ng 6 na buwan, marami na raw siyang nabigyan ng trabaho. May ibang tao dito sa akin, mga yung iba hindi ko ano-ano. Okay. Pero sa gitna ng kanyang lumalaking negosyo, makailang ulit na silang napaalis dahil sa clearing operation ng MMDA. Ngayon po sa mga oras na ito ay nag-clearing po, clearing po lahat ng tindahan ko dito. Sa video ng ito, makikitang isinasampa sa truck ng MMDA ang mga gamit ni Diwata at ng iba pang street vendor para kumpiskahin. Ako, hindi ko na mabilang. Pero nilalaban mo pa rin to, bakit? Kasi nga, ito lang as a source of income namin, madam. Dito lang kami nabubuhay at ito lang yung pinagkakitaan namin. Paglilinaw naman ng MMDA, mahigpit na ipinagbabawal ang mga street vendor sa anumang kalsada dahil nakakaapekto ito sa daloy ng trapiko. Isa po, kasi ang instruction nga po sa amin to clear yung mga naka-obstruct sa kalsada. Yung MMC 02-28 na inatasan ng MMDA at ang LGU to conduct clearing operation sa lahat po ng sidewalk at yung alley at yung mga parks. Meron po tayong sinusunod na batas niyan. Bukod dito, nagsagawa rin ng City Health Office ng Pasay City ng sanitary inspection sa paresan ni Diwata. May mga pumupo na raw kasi sa pwesto ng kanyang tindahan at kung paano niya inihahanda ang mga ibinibentang pagkain. Sa litratong ito na pinost ng isang netizen, mapapansing nasa sahig lang ang mga kaldero kung saan nakalagay ang bagong lutong pares. At ang mga tasang kainan, nakapatong lang malapit sa mga basurahan. Nang makarating ito sa City Health Office ng Pasay City, ilan sa mga nakitang violation daw ng paresan ang kawalan ng maayos na food preparation, cooking at dining area na hindi ligtas sa posibleng food contamination. Kawalan ng maayos na mapagkukunan ng malinis na tubig at ang hindi maayos na segregation ng basura sa paligid ng kainan. Pinuna rin ang kawalan ng health certificate ng mga tauhan ni Diwata. Natuklasan din nilang walang sanitary at business permit ang kainan. Dahil sa mga nakitang paglabag, nagbigay ng palugit hanggang March 9, 2024 ang Pasay LGU para ma-comply ni Diwata ang mga pulisiya ng LGU. Hinahanapan po sila ng pwesto, hindi lang po si Sir Diwata. Lahat po ng ambulatory natin dyan, yung mga vendors po natin dyan, kung saan po maipapwesto po sila na mas maayos po at mas magandang puntahan ng mga mamamayan po ng Pasay. At syempre, sumusunod sila dapat sa regulation po with regards especially dun sa health regulation natin, sa sanitation po natin. Sa ngayon, naghahanap na ng bagong malilipatang pwesto si Diwata. Sino ba naman ayaw magkaroon ng pwesto na wala ka ng istorbo kasi may pagpatintero ka sa mga clearing? Handa rin daw siyang sumunod sa mga hinihingi ng Pasay LGU para maisalba ang kanyang negosyo. Pagka may ganito daw, syempre kailangan ng permit, kailangan sumusunod ka sa sanitation code para sigurong siguradong malinis o paano yun. Ay, susunod naman ako kung anong kailangan sundin na dapat kong sundin sa, di ba, kung anong kautosan. Mahalagang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga ibinibentang pagkain sa publiko. Dahil isang maling paghahanda ng pagkain, maaaring ikapahamak ng mga mamimili. Gaya na lang ng nangyari kay John Floyd Cadino mula General Santos City.
Mula March 2023, siyam na beses siyang naglabas-masok sa ospital dahil sa iniindang pananakit ng tiyan. Sa sobrang sakit, yung namimilipit ka sa sakit, then as in parang namumutla ka na, yun yung feeling ko. Nang magpasuri sa doktor, dito na niya na lamang nagkaroon siya ng isang uri ng bakterya na nakukuha sa pagkain ng marumi o kontaminadong pagkain at inumin. Every day, every after school, kumakain talaga ako ng street foods. Most of the time talaga, kaya kong umubos ng 100 pesos. Like, imagine, ang dami talaga nung mga street foods na kinakain ko. So, ang street food, lalo na kung prepared sa labas, syempre, wala silang kitchen talaga or panghugasan na may gripo. So, mas higher risk yung contamination. Hindi rin daw biro ang gasto sa gamutan dahil sa nakuha niyang sakit mula sa pagkain ng mga street food. Umabot ata siya ng mga 100 to 150,000 kasi as in imagine sa admission ko every time na lumalabas ako, yung hospital bill ko, tumatakbo siya ng mga around 45,000. Ilang beses ako na-admit, imagine, kasama na dun ang gamot. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang City Health Office ng General Santos City tungkol sa naging kaso ni John. Nag-ikot po yung team po natin handing out leaflets po for their compliance po. Kasali po doon yung ating sanitary permit, certificate of potability as well as health certificate. And may warning din po doon na every non-compliant po may kukulang mga penalties din po na kailangan nilang bayaran. Sa ilalim ng Sanitation Code of the Philippines, nakasaad na mga repacked food lang ang pinapayagang itinda ng mga ambulant o street food vendors. Pinagbabawalan din sila sa pagbebenta ng anumang pagkain ginagamitan ng utensils. Primarily kasi nga po sa kakulangan ng sanitation requirements, like for example, water supply, kung saan po maayos na maipiprepare yung kanilang mga utensils at mahuhugasan ng mabuti. Dagdag pa ng DOH, responsibilidad ng lokal na pamahalaan na bantayan at inspeksyonin ang mga street food vendor para matiyak ang kaligtasan ng publiko. May karapatan po yung ating mga local government units o yung mga local health authority na ipahinto ang pagdibibenta ng pagkain na ibinibenta sa street food trade kung makikita po nila, no, sa kanilang inspeksyon na po na ito po ay may threat sa public health o meron pong maari magdulot ng sakit sa ating mga consumers. Pero sa dami ng mga Pilipinong umaasa sa mga ganitong hanap buhay, pati na rin ang mga umaasa lang sa mga ganitong murang kainan, dapat daw ay maalalayan sila ng pamahalaan para makasunod sa mga patakaran. Baka mas magandang maging participative, no? Maging ano, no? Long-term yung approach na bigyan natin sila ng pwesto. I-formalize natin sila, kilalanin natin sila na malaki yung ambag nila sa ating ekonomiya at sa ating lipunan. Minsan na rin ipinanukala ang Senate Bill No. 1056 o Ambulant Vendors Protection Act na naglalayong magbigay proteksyon at incentive sa mga ambulant o street vendors. Pero nakabinbin pa rin ito hanggang ngayon. Hindi matatawaran ang diskarte ng maraming Pinoy para kumita at makahanap ng murang makakainan. Pero kasabay nito, dapat ring matiyak ng gobyerno na sumusunod ang lahat sa mga patakaran para mapanatili ang kalinisan at maiwasang mapahamak ang sinumang titikim ng pagkain. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Sa CCTV video, nakuha bandang 6:30 ng umaga noong February 25, 2024 sa kahabaan ng CAA Avenue sa Las Piñas City. Isang motorsiklo ang nakuha nang bigla na lang tumagilid sa highway. Sa pagtalsik ng driver sa kabilang lane, saktong dumaan ang isa pang motorsiklo at nagulungan ang tumilapong rider. Kinilala ang rider na si RJ Castillo, 26 years old. Naisugod pa siya sa ospital, pero idiniklarang dead on arrival. Inabutan pa ng Reporter's Notebook na nakaburol si RJ sa kanilang lugar, sa General Mariano Alvarez, Cavite. Nakausap namin ang kinakasama ni RJ
na si Glory May Dabukol. Kwento niya, papasok si RJ sa trabaho na mangyari ang aksidente. Tumawag yung tito ko, yung kasama doon ng asawa, ng kapatid ng asawa ko na si RJ daw po. Tapos hindi na niya tinuloy kung anong mangyari kay RJ. Sa lugar na ito, dito sa CA Avenue, Las Piñas City, nangyari ang aksidente noong February 25, kung saan nasawi ang 26 years old na si RJ Castillo. Sabi ng ina ni RJ na si Evelyn, nakipag-areglo sila sa motoristang nakasagasa kay RJ. Yung rider, napatawad niya na. Napatawad niya na yun, sir. Kasi wala naman. Kasi makaawa din, pintor lang. Tapos may maliit ding bata. Sobra naman nagmamakaawa. Sa investigation report ng Las Piñas City Police Station, nakasaad na nawala ng kontrol si RJ na nagresulta sa pagkabangga sa kanya ng isa pang motorsiklo. Nakita namin doon sa video dahan-dahan yung pagpatakbo niya. Doon lang po talaga siya sa mga pangit na daan po. Wala kang maganda lang po yung daan po dyan. Hindi sana magkakaganyan ang asawa ko. Possible proximate cause nung injury nung ano nung motorcycle driver is yung defective road condition. May nakausling parang metal dun sa mismo dinadaanan nila sa highway. At dahil dun, na out of balance yung motorcycle. Nalaman ng Reporters Notebook na ang bahagi ng kalsada sa CAA Avenue naging parte ng proyekto ng Maynilad, isang water service provider. Sa inilabas nilang pahayag, binanggit nila na nakasaad sa police report na nawala ng kontrol ang biktima, kaya nangyari ang aksidente. Dagdag dito, muli raw silang nagsagawa ng inspeksyon sa concrete cover na sinabi nilang dry packed at well maintained. Bahagi raw ang concrete cover ng kanilang temporary restoration kung saan naglalatag sila ng bagong sewer line sa lugar. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Dapat ayusin na nila ng maayos yung kalsada na yan para hindi na madaming mabibiktima pa dyan. Kawawa po yung mga naiiwan nila, lalo pa pag may mga batang maliliit. July 15, 2023. Bumiyahe naman papuntang Naig mula Bacoor, Cavite, sina Josephine Andrade, 43 years old, at kinakasamang si Rodolfo Enalisan, 46 years old, sakay ng isang motorsiklo. Habang binabagtas ni Rodolfo ang kahabaan ng EBSA Centennial Road Bacow, nalubak daw sila sa isang bahagi ng kalsada. Wala naman yung takbo namin, nasa 40 lang. Nanabi kami kasi ang lalaki ng truck na kasabay namin. Akala niya yung ano na yung lubak kasi may tubig. Akala niya kalsada pa din. Kaya dire-diretso kami, yun na, doon na kami sumimplang. Sabi ni Josephine, napuruhan sa may bahagi ng ulo si Rodolfo. Makalipas daw ang 2 oras, doon pa lang naisugod si Rodolfo sa ospital. Makalipas ng 5 araw, tuluyang binawian ang buhay si Rodolfo. Tapos sabi ng doktor, ang ano daw sa kanya, yung utak niya raw po, ano, nakalog. Parang jelly daw po na parang naghiwa-hiwalay. Ang itinuturo ni na Josephine ay dahilan na nangyaring aksidente, ang lubak na bahagi ng kalsada na kanilang dinaanan. Madilim pa, wala pong mga ano, street light po, kahit isa. Sobrang dilim po talaga, ma'am. Wala rin daw nakalagay na warning sign sa kalsada kung saan nangyari ang aksidente. Ilis, Papa. Dito. Ilang araw matapos ang aksidente, pinuntahan ng manugang nina Josephine ang kalsada. Isang traffic cone ang inabutan nilang inilagay sa lugar. Kailangan mo talagang gumilid dito. Pag hindi mo nga napansin dito, dali ka. Eh, no? Itong nakaraang linggo, binalikan ng Reporters Notebook ang kalsada. Dito po sila nadisgrasya sa ano. Ang nangyari po, tumilapo na po sila parehas po dito. Bagamat may mga harang nang inilagay ang Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi pa rin maayos ang bahagi ng kalsada. Halos 8 buwan matapos ang... Kinumpirma rin ng barangay na ilang aksidente na ang nangyari sa bahaging yon ng highway. Merong nagkakamali po dyan. Akala nila dire-diretso kalye.
Eh, yun ay ginagawa pa. Mapapalitan na namin, may na-aksidente na. Gustuhin man nila Josephine na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Rodolfo, wala raw silang kakayahang magreklamo. May trauma po kami sa ano pa eh, nangyari sa asawa ko. Hindi rin kami makalakad-lakad, wala rin kami pera. Sinubukan naming kunan ng panig ang DPWH Regional Office na implementing agency ng road widening sa Noveleta, Cavite. May issue sa right-of-way ng nasabing putol na kasada. 2013 pa nag-start yung widening project doon na in-implement ng regional office. Usually, pag road right-of-way, ang nagiging cost, work stoppage dun sa project. Kasi nga, hindi naman namin magagalaw yung area ngayon kung hindi with the consent of the lot owner. Hindi raw nakarating sa kanilang opisina ang nangyaring aksidente na ikinimatay ni Rodolfo. Early 2025 siguro, pa-priority namin yung widening ng area na yon. Sabi ng National Center for Transportation Studies o NCTS ng University of the Philippines, maliban sa pagiging maingat at disiplinado sa daan. Mahalagang maayos at ligtas yung mga kalsada natin kasi ito yung araw-araw na ginagamit natin. No? Yung sakuna o yung aksidente, pwede mangyari kung hindi maganda yung kondisyon ng mga roads natin. Para makaiwas sa aksidente sa daan, may ilang paalala ang eksperto. Properly, may signs, may markings, may mga barriers para doon sa mga construction works, sa mga roadworks natin. Para sa mga motorista natin, dapat palagi talaga tayong alisto, lalo na pag nasa vicinity tayo ng isang site. Dito si Papa. Dito. Sakaling maging biktima ng aksidente dahil sa sirang kalsada, sino nga ba ang dapat managot sa biktima? They can file a civil complaint or a civil case against the local government unit concerned as well as the contractors involved in this case. Kasi under Article 2189 of the Civil Code, provinces, cities, and municipalities kasi are liable for the defective conditions of public roads. Pribilehyo ang makapagmaneho ng sasakyan. Kaakibat ng wastong pag-iingat at disiplina, mahalagang ligtas at maayos din ang mga kalsada. Dahil ang aksidente, pwedeng maging bitsa ng peligro at buhay ng mga motorista. Ako si Juno Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.